buntis na inahin. Mga palatandaan ng pagbubuntis. Ang pagbubuntis ay tumatagal ng 111 hanggang 117 days. Pangkaraniwa na ang 114 days, 3 buwan, 3 linggo at 3 araw. Upang malaman na ang inahin o dumalagang pinakastahan ay nagbuntis, abangan ang mga palatandaan ng pagbubuntis. Ang buntis na inahin ay hindi na muling maglalandi makalipas ang 17 hanggang 24 days simula ng unang araw ng paglalandi. Nagiging malakas kumain kaysa pangkaraniwan na siyang nagiging dahilan ng paglusog at paglaki ng katawan. Unti-unting paglaki ng tiyan dahil sa dinadala sa sinapupunan. Nagiging tahimik kumpara sa ibang baboy. Tamang pangangasiwa sa buntis na inahin. Ang tamang pamamahala sa panahon ng pagbubuntis ay makikita sa dami ng biik na isisilang ng inahin. Itala ang araw kung kailan napakastahan ang inahin o breeding date, ika-21 days o reheat date at tinatayang araw ng panganganak o expected date of farrowing. Makakatulong ito upang masubaybayan ng husto ang pagbubuntis. Isulat ang mga araw na ito sa maliit na blackboard at isabit sa kulungan ng pinakastahang inahin. Ang napakastahang inahin ay dapat mailagay sa ipitan o gestating pen upang maiwasan ang sobrang pagkilos na maaring makaapekto sa pagkabuntis at pagkapit ng embryo sa matris ng inahin. Siguraduhing nabuntis nga ang inahin. Tingnan kung bumalik ito sa paglalandi 21 days matapos pakastahan. Gawin ang ikalawang pagsusuri 42 days matapos pakastahan upang makasiguro. Kung hindi bumalik ang inahin sa paglalandi, malamang ay buntis nga ito. Sundin ang MamaPro Developer Feeding Program upang maiwasan ang pagkamatay ng mga nabuong biik. Iwasang ma-stress, maglipat-lipat ng kulungan at magbigay ng suplemento, bakuna o antibiyotiko sa unang 2 kalahating buwan ng pagbubuntis. Paghahanda sa panganganak. Kung may bukod na lugar paanakan, ihanda ito para sa paglipat ng buntis na inahin 2 linggo bago ang takdang oras ng panganganak. Linising mabuti ang kulungan sa pamamagitan ng eskoba, Major D at tubig. Pagkatapos banlawan, isprayan ito ng Major D Disinfectant Solution. Ihalo ang 20 ml ng Major D sa 1 galon ng tubig at isprayan ang sahig, dingding at iba pang sulok ng kulungan. Hanggat maaari, iwanang bakante ang kulungan 1 linggo bago ilipat ang inahin dito. Bago ilipat ang inahin sa lugar paanakan, linisin ang katawan nito ng eskoba, sabon at tubig upang matanggal ang mga nakadikit na itlog ng bulate. Kung gumagamit ng nipple drinker, siguraduhing maayos ito at tama ang inilalabas na dami ng tubig. Ang nipple drinker ay dapat maglabas ng 4 na litrong tubig bawat minuto upang matustusan ang malaking pangangailangan sa tubig ng nagpapasusong inahin. Gumagawa na ang inahin ng lugar na aanakan o nest sa pamamagitan ng paggahig sa sahig gamit ang unahang paa. Pumipintog ang suso at may lumalabas na gatas pag pinisil. Kung ito ay naobserbahan, maaaring manganak na ang inahin sa nalalapit na 1 hanggang 2 araw. Madalas na pag-ihi.